What's up and what's up mga kapareng, and welcome back muli sa ating channel. And for today's video mga kapareng, ay makakasama natin si the legendary man, Mr. Sides 30. What's up man? Yo, what's up? Kamusta kayo? Mr. Side nga pala. Okay. Yo, what's up man? And what's up mga kaparing? So ngayon mga kaparing, no, ay isang panibagong video natin na inihanda namin ni Mr. Sight para sa inyo. Kasi malapit-lapit na mga kaparing ang Halloween. At asahan niyo mga kaparing, no, sa ating magiging Halloween special ay magiging special ang creepypasta na inihanda namin para sa inyo mga kaparing. Pero for now ay isang seed muna ang ating susubukan. Ang seed na ito, well, I don't know, pero napakakilabot daw. Ang pangalan ng seed na ito mga kaparing ay Corrupted Steel. So hindi siya gaanong pamilyar sa lahat, no mga kaparing, kasi bihira lamang yung mga YouTuber na gumagawa ng ganitong klaseng mga video. Pero kahit bihira lamang siya mga kaparing, eh masasabi natin na maaari natin siyang maisama sa mga kilabot na seed. Kasi mga kaparing, kung kayo ay hindi pa kayo gaanong pamilyar kay Corrupted Steve, kasi hindi ko pa siya naikwento na sa ating mga creepypasta stories. Pero mga kaparing, mayroon akong ilang mga impormasyon na alam, okay, patungkol sa kanya. Mga kakaunting bagay lamang patungkol sa entity na ito. So mapapansin nyo mga kaparing, okay, habang nagmimina tayo, habang kumukuha tayo ng ating stone para makagawa tayo ng stone axe, at kung suswertehin eh kung makatagpo man tayo, at saka si Mr. Sight, no, ay nagmimina na rin. So mga kaparing, may mga ilan akong impormasyon na alam patungkol sa seed na ito. So pag-uusapan natin ito habang may ginagawa tayo na ibang mga bagay, okay? So una mga kaparing ay ang patungkol kay entity na si Corrupted Steve. Oy, teka, may iron. Nice. Swerte natin. Okay. Okay, so mga kaparing, ang kwento ni Corrupted Steve ay masyadong mahaba. Okay, masyado siyang mahaba at kailangan mo talagang ang intindihin ng bawat detalye na patungkol sa kanya. At ang ilan nga sa mga natuklasan ko patungkol nga sa entity na si Corrupted Steve ay kapag nakapasok daw siya sa world mo ay magkukurap ang world mo. Okay, corrupt, kaya nga siya binansagan na corrupted, kasi ang kaya niyang gawin ay ikorap ang mundo mo. Okay, hindi ko alam kung paano siya makaparin, kung ano yung mga magiging paraan niya para makorap yung isang mundo. So sabi nila, okay, maaring maglag, bag, o kaya ay may mga lilitaw na mga ibang bagay. O makaparing, kasi yung Corrupted Steve na yun ay meron siyang kulay. O kaya yung entity na yun may kulay black, pink, and I think may kasama siyang puti. Okay? So mga kaparing, may mga black daw, okay, black na lilitaw sa paligid. Okay, so hindi ko alam kung paano, pero ganun yung pagkakaintindi ko. Okay, pero huwag kayong mag-alala mga kaparin, kasi pag-uusapan din natin yan, okay? Sa mga next video natin, pag-uusapan natin siya at ikakwento natin yung buong istorya ng entity na ito. So ngayon mga kaparin, mabalik tayo dito sa mismong laro. So malapit na, sumapit ang gabi. At hindi ako sigurado kung may magpapakita ba sa atin sa seed na ito. Pero yun nga mga kaparin, kasi sabi ko nga sa inyo, tuwing gabi nagpapakita ang bawat entity. So ngayon ay gagawa muna tayo ng bahay kasama si Legendary Man Mr. Sight, para nang sa ganun, kasi alam niyo naman mga kaparing, no, kapag sumapit ang gabi talagang nagkalat ang mga zombie. So kailangan na nga talaga natin gumawa ng bahay, kasi delikado mga kaparing. So kapag may bahay na tayo at ligtas na, okay, yung hindi wala gaanong zombie sa paligid natin, tsaka tayo mag-iikot kasama si Mr. Sight,
nang sa ganun ay para matuklasan natin ang kababalaghan sa Sydney. Ngayon pa lamang ay nararamdaman ko na tila ba may kakaiba. Pero hindi ako sigurado. Okay, hindi tayo sigurado. Hindi kami sigurado ni Mr. Said kung may magpapakita ba sa amin sa seed na ito. Walang kasiguraduhan, pero tiyak na sobrang creepy ang magiging gabi namin sa seed na ito, mga kapare. So kung mapapansin nyo, inatake si Mr. Said ng zombie. Hindi pa pala kami nakagawa ng bahay kasi inatake siya. Bajanak. What, mga kapareng, hinahabol si Mr. Chait ng isang tiyanak. Teka man, ang dami nyo, ang dami nyo, isa-isa lang, dami nyo, I'm dead. Oh my God. Teka, and what? Oh my, yung tiyanak may nandito. Ay, nako, tiyanak, andito ka na naman. Kaganina, mga kapare, ang hinahabol niya si Mr. Chait. And ngayon, tayo naman. So hindi ko alam kung anong problema ng tiyanak na to eh, no? Pero mga kaparing, no, wala pa naman, walang kakaiba, mga kaparing. So parang napansin ko, wala namang kakaibang nagpakita o corrupt, di ba? Wala namang nangyaring corrupted sa seed na ito. Uy, teka, sumabog si the legendary man creeper. Okay, mga kaparing, ayun, gumagawa na si Mr. Sight ng bahay natin. Grabe, mga kaparing, sobrang, alam mo yun, mga kaparing, no? Yung sa zombie pa lamang sa tunog ng cave ay sobrang creepy na, lalo na kaya kapag entity na mismo, ito ka may umaatake sa atin. Sino yun? Mamamatay na tayo? Kailangan yan. Nice one, gumagawa na si Mr. Sight ng bahay natin. Tamang-tama to man, saktong-sakto. Pero walang pero mga kaparing, wala namang kakaiba. So mga kaparing, nararamdaman ko na natila ba hindi gumana ang seed sa atin. So isang gabi lamang tayo dito do. So kaya naman kapag sumapit na ang umaga, maglilib na nga po tayo. Okay, maglilib na nga po kami ni Mr. Sight. Kasi mga kaparing, wala, totally hindi siya gumana. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, mga kaparing, gumagana ang seed kapag sinusubukan natin. So siguro kapag sumapit na yung umaga, aalis na kami ni Mr. Sight dito. At teka men, umatake ka na naman. At lilisanin na namin ang mundo na ito. Paalam sa inyo. Guys, stickman, ang daming mga umaatake sa atin kanina. So buti na lamang at naagawa na tayo ng shield. Ayan, saktong-sakto to para mapigilan maski papano yung pag-atake ng mga salot na to, men. Ayan. So mga kaparing, hindi kami makagawa ng bahay dito kasi inaatake. What? Sorry. Hindi tayo makagawa ng bahay dito kasi wala, inaatake tayo ng mga zombie. Pero it's okay kasi ang target naman natin dito ay maka-encounter ng mga entity. Pero sa tingin ko, mga kaparin, kasi ilang minuto na kami dito at wala pa rin ibang kakaibang nagpakita o kakaibang mga nangyari na simbolo ng corrupted Steve. So wala naman, mga kaparin, nakakaiba. What's up and what's up, mga kaparin? It's time to leave now. Kasi wala ngang nangyari, mga kaparing. Wala ngang kakaibang nagpakita sa atin. So yan nga yung sinasabi ko sa inyo palagi, mga kaparing, na hindi sa lahat ng pagkakataon ay gumagana ang isang seed. So ngayon ay wala naman, hindi gumana ang seed. So oras na, mga kaparing, para magpaalam sa inyo. At magpapaalam na kami ni Mr. Sight, mga kaparing, kasi wala namang kakaibang nangyari. So yun lamang, mga kaparing, at maraming salamat, Mr. Sight. So di gumana, malas natin. Goodbye sa inyo. See you sa mga next creepypasta natin. Ang cute ng boses ni Mr. Sight, you know. So yun, mga kaparing, see you sa mga next creepypasta video natin.